Magandang araw po. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo paano po mag-realign ng ating signal satellite dish. Pero bago po yun ay encourage ko po muna kayo na mag-subscribe po sa aking channel. Okay, so simulan na po natin. Ano-ano po yung ihanda ninyo bago po kayo mag-align? Ito po yun. Kailangan po talaga may remote kayo. Tapos at least dalawang open range o box range na number 10. Meron din po tayong mas maganda po pag meron po kayong kumpas. So yung kumpas po na gamitin natin, i-install lang po sa cellphone natin. Ito po yun. So kung wala kayo nun, pwede kayo mag-download ng kumpas app. So, ito po yung kumpas na gagamitin natin. At saka yung TV at box. So yung maliit na TV na nakikita ninyo representation lang po yan sa magiging TV ninyo sa loob inyong bahay. So ito po yung box na kailangan ma-align natin. Ito po ay Arion HD. Okay po, so simulan na po natin. Okay, so bago po kayo pumunta doon sa location ng dish ninyo, kailangan po muna ninyo i-set up yung inyong TV. Okay, so turn on lang po ninyo yung box ninyo. Tapos expected na yung makikita natin yung sa TV natin weak or no signal. Yan po. Okay, so kung yung location ng dish ninyo ay hindi naman mahirap na magkita yung TV, pwede na din gawin ninyo to ng solo, pero mas maganda pag may kasama kayo na tutulong sa inyo. Siya yung magbabantay, nagabantay dun sa TV, na titingin dun sa strength and quality habang kayo po'y nag-a-adjust ng dish. So ito pong Arion HD, kailangan po ng kunting pasensya kasi nawawala-wala po yung strength and quality niya, hindi po steady na nagdi-display doon sa screen. So kailangan po na may tagapindot talaga doon para po makikita yung strength and quality. So kasi pag hindi kayo installer, kulang kayo sa gamit. So kailangan talaga yung may assistant. Kung may gamit naman kayo na satellite finder, maganda po yun kasi madali lang po mag-align. So ito po kasi expected natin na hindi po kayo kumpleto sa gamit. So at nice nyo lang po na kayo na po mag-align ng dish ninyo. So ito po yung gagawin natin. Okay, so access po natin yung setup natin kasi po kailangan natin yung strength and quality na yun na makikita natin sa pag-align natin. Okay, so sa remote ninyo, ito po yun. So pindutin nyo lang po yung ninyo, tapos down kasi kailangan natin pumunta dun sa settings. Yan, tapos okay. Yan, tapos kailangan natin bumaba doon sa installation. Yan, okay na rin. Tapos may kikita kayo dyan rescan at satellite setup. Doon po tayo baba sa satellite setup. Okay, yung pin 4 na 0 pa rin. Okay, so down po dyan sa continue. Tapos okay. Okay. Yan na po yung inahanap natin, yung nakita natin na may sulat na signal lock. So pansinin po ninyo, hindi po yan steady na dyan. So nawawala po siya. So pindutin nyo na ng balik.
Yan, so okay yung pinindot ko. Tapos yan, display lang pinasaglit, tapos nawawala na rin. So pindot lang din kayo ng okay. Okay, so ganun lang po. So yun po yung sasabihin ninyo sa magiging assistant ninyo sa pag-align. So okay. Now, pag ready na po yan, punta na po tayo dun sa dish natin. Yan, ito po yung dish. So, halimbawa, ito po yung dish ninyo. Yung mga dish ay may mga ano po yan, bolt and nut na siya pong nag-hold ng dish. So ito po yung nakalock sa horizontal movement na left to right. So kailangan luwagan natin yan. Yan. Hindi naman sa sobrang luwag, yung tama lang na makakaikot yung freely yung dish. Tsaka ito, luwagan din natin to. Kasi ito yung naku-hold sa vertical movement niya, up and down. Okay, so pag ganito yung dish ninyo, mas madali lang to. Yung mga dish kasi magkaiba yung design, pero analyze nila lang na saan ba yung nag-lock ng horizontal at saka nag-lock ng vertical. Yun po yung luwagan ninyo. Okay, so pag maluwag na, simulan na natin yung realignment ng dish. Okay, so una pong gawin natin, swing tayo left to right para hanapin po yung saan talaga tatapat yung dish. So para madali po na makikita ninyo yung location ng dish, location ng satellite, hindi naman yun kalayuan siguro sa previous position ng dish ninyo kasi na-misalign lang naman to. Pero kung gagamitin ninyo yung compass ninyo na nasa 230 to 240 southwest po yan, so ito po yun yung compass natin. So yan po kung saan po yun naka position yung yan, kikita ninyo nag-move po yan. Yan. So saan po ito na pointing yung compass natin, dyan din banda yung dish. So mas madali na lang sa atin na may tapat yung dish sa satellite. Yan. So dyan banda yung position ng dish. Okay, so kailangan natin i-press yung okay para po makikita yung strength and quality bar. Okay, so yan po yung screen na hinanap natin, yung signal lock gagamitin natin. So unahin po natin na kukunin yung strength na pinakamataas na strength. So tunlan natin left to right yung dish, left to right lang. Okay, so kanan tayo. Dun tayo sa kanan. Dandahan lang. Pag ganyan, nawala. Press na rin natin yung okay balik. Tapos, dandahan, kanan. Dito, kailangan talaga ng pasensya to. Okay, so wala. Pag ganyan wala, yung vertical position o elevation ng dish, baba natin ng konti. Down natin ng konti. Tapos, swing na rin tayo left to right. Press okay. So, left tayo. Left. Landahan, left. Landahan, left. Yan, meron na. So, pag nakakuha na, huwag ka munang magpihit, huwag mo nang i-left to right. Hintayin mo kasi mag-scan po siya. Automatic po yan, mag-scan ng channels. So, kailangan muna natin pataasin yung strength niya. So, pag ganyan na inikot mo siya,
bigla yang mawawala. So yan po, tapos na siyang mag-scan. So pindutin po natin yung okay para po mag-continue. Balik po tayo doon sa signal lock. Down tayo sa continue. Okay. Okay na rin. So yung bantayan natin yung strength. Kailangan pataasin natin yun. Tapos okay, strength. Nasa bumaba. Tapos lipat tayo. Okay, bumaba na rin. Okay, so parang yan. So mag-scan na rin yan. Okay, so 159 yung strength. 59. Yan, nag-scan na naman yan ulit. Tapos balik naman tayo. Okay. Okay. Continue. Okay. Tapos okay. So 60 po yung value ng strength. Hanapin natin yung pinakamataas. 58, 60, 60, 59. Then po muna tayo. Hintayin pa rin natin. Mag-scan. Ayan ulit. Ito talaga yung medyo mahirap kasi pag ginagamit natin yung box mismo mag-align, yun talaga yung gagawin natin. Pag meron po tayong satellite finder, mas madali lang. Okay, so balik pa rin tayo doon. Pinakamataas na nakuha natin, 60. So ito, so try natin na last na to. Okay, 60. Yan. So lock natin yan dyan, yung horizontal niya. So itong dalawang nut na ito yung lalak natin. Okay, so kailangan talaga mahigpit ito para po hindi madali ma misalign pag may malakas na hangin. Okay, so higpitan yan. So kailangan natin i-align yung vertical niya, elevation niya, i-set natin. Okay, so press natin yung continue. Okay. Okay. Down sa continue. Okay, so pag-adjust ng quality, sa quality ano lang, up and down lang natin yung this, yung movement niya. Kanina left to right, ngayon up and down naman para sa quality. So pindutin yung okay. Yan, 79 po yan. So, wow, 96. Down po ako niyan. Nag-down po ako. So, 99. Lumagpas na ako. Sobrang down na po. So, akyat ako balik. Kailangan ko yung 99. Up ako. Yan. Pag nakuha niyo yung 99, yun na po yung pinakamataas. Yan, 99. Okay, so up and down lang po para makuha po yung pinakamataas na quality. Okay, so kailangan ko po yung balikan saglit para masigurado na yun talaga yung 99 na yun. Kasi hindi ito talaga responsive agad-agad. So, yan po, 99. Yan na po yung pinakamataas niya. Higpitan natin to. So, pag ito yung disc nyo, kailangan may support doon sa kabilang side. So kailangan talaga mahigpit yun. So yun na. So tapos na tayo. Nakapag-scan na rin yung box ng channel. So press na natin yung continue para tapos na yung alignment natin. Yan. Tapos pindutin yung exit. Yan. So bumalik na yung palabas natin. Check natin sa ibang channels. Yan na. So, okay. So, ma-enjoy na natin ulit yung TV natin. Okay. So,
bago po tayo mag-end, don't forget to subscribe para po sa mga upcoming videos natin. Bye-bye!